Lahat tayo marunong magtanong. Isa to sa mga advantage natin compared sa aso, pusa, o kahit ano pang hayop. Ito yung ability na meron tayo para mag-gain ng knowledge, understanding, at kahit ano pang gusto nating malaman sa kung paano umaandar ang buhay at ang mga bagay-bagay. Maraming benefits ang pagtatanong. Marami tayong nakukuha sa pagtatanong. Pwede kang tumalino, gumaling, sumaya. Pero pwede ka rin maging pagod, malungkot, mag-alala, at mawalan ng gana. Natanong mo na ba minsan sa sarili mo, ba't ako nandito sa lugar na to, o para sa akin ba tong course na meron ako? O ito ba talaga yung trabaho na para sa akin? Kasi ako, di ko naman ginusto tong ginagawa ko ngayon nung una, at di ko alam kung ginagawa ko ba ito ng tama or deserve ko ba dito. Para sa akin ba ito? Nagsasayang lang ba ako ng oras na minsan may isip mo na lang na para tayo nagkukunyari, like para sa akin kasi kagawa ko ng mga videos na ganito alongside sa mga videos ng mga magagaling dyan, mga mararaming subscribers, yung mga influencers. So parang I'm trying my best na itago na kahit sa school na nasan ako, wala rin ako masyadong alam sa mga subjects na yon, na mapapatanong ka na ng sarili mo kung dapat ba nandito ako dahil di naman ako tulad ng mga ibang estudyante na sobrang dali ng school na ang tatalino nila siguro kakapanganak pa lang nagsasolve na ng math. Ano bang karapatan ko na magsalita dito na subukang tulungan ng mga tao sa mga bagay-bagay kung yung mga natutunan ko lang sa pagiging ganito, galing lang sa konting experience na meron ako o sa internet. Di ba nila alam na 19 lang ako? Ang dami dyan mga matatanda na pwede mo sabihin na madami na yung alam sa buhay, tapos andito ako ngayon, nagsasalita sa inyo na parang alam ko na lahat. Alam ko na di ako nag-iisa sa ganitong pag-iisip. Dahil bago pa tayo mabuhay, meron ng mga nauna sa atin na buhay. Bago ko simulan yung pag-aaral ng instruments, marami na nauna. Mga mas magagaling pa, kahit dito sa pag-video ko na ba't ko ba gagawin to kung lahat na siguro ng content nagawa na siguro ng iba. Ngayon, meron akong good news and bad news. Ang bad news ay itong feeling ng pagdadoubt sa sarili, hindi to madaling tanggalin. Aminin natin, maraming nahihirapan dito. Or at least sa akin at sa mga taong nakikilala ko, which leads me sa good news natin na lahat ng tao nakakaranas nito. Hindi ka nag-iisa. Kala mo ikaw lang, ako rin. At hindi lang tayo ang ganito. Like, meron akong naging kaklase one time, matalino siya and confident, pero nung naging kagrupo ko siya sa isang reporting, bago magsimula, nakikita ko sa kanya yung pawis niya at pag-aalala niya sa mga sasabihin niya na mapapaisip ka na lang, teka, confident to ah. Ba't to kakabahan? Ba't siya mag-aalala sa mga sasabihin niya? Alam niya to eh. Alam ko mas nag-aral to kaysa sa akin. Dahil sa kakaworry natin sa mga bagay-bagay, nawawala na tayo sa realidad na minsan hindi pa nangyayari yung presentation or yung interview, kinakabahan na agad tayo. Tapos napapaisip ka na lang na baka hindi ka matanggap. Tapos after mo gawin yung presentation mo, nag-iisip ka na naman na may sasabihin ka dapat na mahalaga sa speech mo. Kaso hindi mo nasabi. Pero sa totoo lang, para sa ibang tao, mukha naman kompleto yung sinabi mo. Siguro magiging open-ended tong video ko dahil ako rin eh, nakakaranas nito. Lahat tayo nakakaranas nito. Pero siguro imbis na tingnan natin to biglang bilang negative part ng buhay, iniisip ko na lang na siguro kung hindi ako nagdududa minsan, kung magiging sobrang confident ako sa lahat ng ginagawa ko, siguro hindi na ako mag-improve. Hindi ko nasusubukan na gumaling pa kasi okay na ako dun eh. Wala nang growth na magaganap sa akin. Lahat tayo may pagkukulang, may flaws. At kahit ang pinakamagaling na tao, naniniwala ko meron pa rin yan. Walang taong perpekto, pero hindi to senyales para tumigil.
hindi yan dahilan para sumuko. Walang taong perpekto dahil kung perpekto ka na, hindi ka nagagaling pa.